One muna tayo. Ako po si Attorney Romy Makalintal, isa po akong Katoliko. Ako po ay may asawa, si Mrs. Milagros Makalintal. Kami may tatlong anak at kami ay may limang malilikot at magugulong mga apo. Ang aking nickname talaga ay Romy. Kaya pinagsama yung Makalintal at Romy. Kasi magandang pakinggan yan dahil sa pag sinabi mong, pag ikaw ay gutom na sa pagbabago, Makaromy ang kailangan mo. Favorite niyo po ba yan? Oo! Favorite natin ito! Pag wala si Mrs. Alam mo, matagal ko ng advocacy yung mga senior citizens. Siguro nababasa mo, more than 6 years na yan, pinaglalabang ako kanilang mga karapatan. Marami pang mga benefits na gusto kong ipagpatuloy namin, mga senior citizens. At ilan dyan ay isinulat ko na sa ating mga congressmen at mga senador. Pero karamihan dito ay napunta lamang sa committee level at hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na marinig man lang hanggang ngayon. So sa aking palagay, sabi ko, I think I should take up the cudgels for our senior citizens. Ako na mismo magdadala sa Senado. Alam mo, matagal na rin naman akong nasa election law practice. At naging abogado ako ng mga pangulo, ng pangalawang pangulo, at iba't ibang matataas na opisyal ng pamahalaan. At dahil dyan, ang dami ng inalok sa aking posisyon, DOJ Secretary, Solicitor General, Chairman ng COMELEC, siguro 3 beses na. At ina-appoint din ako noon as Chairman ng PNOC, Philippine National Oil Commission. Pero lahat ng iyan ay I politely declined, ano, sapagkat ayokong magkaroon ako ng utang na loob. Baka sabihin nila kaya ako nag-abogado sa kanila ay ako'y naghahanap ng posisyon sa pamahalaan. Kaya sabi ko, siguro ngayon naman edad ko ng 71 years old, panahon naman para suklian ko naman anong natanggap ko sa ating bansa. At dahil may advocacy nga ako sa mga senior citizens, palagay ko pa ako mas maganda itong dalhin ko doon sa Senado bilang panimula ng aking paglilingkod sa ating bayan. Kailangan talaga ang isang senador ay may naiintindihan, ano, at lalo-lalo na sa paggawa ng batas. At bilang isang abogado, alam ko naman na kaya kong gawin yan. At isa pa, ang aking experience bilang isang election lawyer ay marami akong maibibigay na kontribusyon sa ating bansa bilang isang senador. Nariyan ang paggawa ng mga batas na makabubuti sa ating bayan. At nariyan din siyempre yung pagdibati natin kapag ang isang bagay o isang polisiya ay hindi natin nagugustuhan o hindi naako para sa ating bansa. Kaya iyan ay kailangan na marunong kang mag-analyze ng lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kabutihan ng ating bayan at ng ating mga mamamayan. Kasi kung ang tatakbo lamang, kung nasa Senado lamang, o nasa Kongreso sa mababang kapulungan, ay basta lamang uupo doon nang wala namang gagawin at nananalo lamang dahil sa ikaw ay popular, ay palagay ko yan ay hindi masasabing lingkod ng bayan. Ano, parang iyan ay para lamang sa sariling kapakanan at hindi niya iniintindi yung talagang bayan na dapat niyang paglilingkuran. Ang aking advocacy sa ngayon at nais kong dalhin sa ating Senado, siyempre yung aking mga pinakamamahal na kapwa, senior citizens. Ano, ang ating mga senior citizens tulad din ng iba ay naghihirap na kaugnay ng mga matataas na halaga ng bilihin. At pagtaas ng bilihin, syempre nariyan ang pagtaas ng mga gastos sa medisina, hospitalization, and other medical services. Sa ngayon, kami ay entitled lamang sa 20% discount. Pero sinasabi ko sa kanila na pag ako ay naging senador, nais ko sanang mabago yung mga diskwentong yan. At tulad halimbawa ng pag kami ay 70 years old na, dapat maging 30% ang discount namin. Kapag kami 80 years old na, dapat maging 40% ang discount. At pag 90 years old pataas, dapat kami ay 50% na ang discount. Hindi para lamang sa aming mga senior citizens, kundi para din sa mga nag-aalaga sa aming mga senior citizens. Lalong-lalo na yung mahihirap nating mga kababayan na nag-aalaga ng kanilang mga senior citizens. Alam mo naman dito sa ating bansa, ang ating mga elderly, hindi pinadadala yan sa mga home for the aged. Yan ay inaalagaan nating mabuti. Andun ang ating kultura ng pagmamahal sa ating mga lolo at lola. At dahil dyan, marami sa ating mga mahihirap na kababayan ang nahihirapan na siyempre sa nasa aming mga gastusin para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga senior citizens. At isa pa, meron tayong tinatawag na centenarian gift na kapag ang isang senior citizen ay naging 100 years old,
binibigyan sila ng 100,000 pesos. Pero para sa akin, mukhang ang batas nito ay hindi masyadong maganda para sa senior citizens dahil sa pagdating namin ng 100 years old, ay hindi na namin kilala ang pera. Kailangan habang bata pa, napapakinabangan na namin yan at naibibigay namin yan at nakikita namin na ibibigay sa mga tagapag-alaga namin. Kaya sabi ko, dapat pagdating namin ng 80 years old, ibigay mo na yung 30,000 pesos. Pagdating ng 90 years old, ibigay mo yung another 30,000 pesos. At pagdating ng 100 years old, yung balance na 40,000 pesos. And every year that we live beyond 100 years old, 101, 102, 103, hanggang gusto naming mabuhay, dapat meron kaming natatanggap sa pamahalaan na at least 100,000 pesos para yung aming katandaan ay naroon pa rin pag-aalaga sa amin ng mga magulang o kaya mga apo namin. Kasi alam mo, yung sa Taguig City, ginagawa yan. Sabi nila, sinasabi mo lang yan dahil sa ikaw ay tumatapo bilang senador. Hindi, na-implement ito sa Taguig City. Kung ito yung nagagawa sa Taguig City, bakit hindi magawa sa buong Pilipinas? Kasi ilan lang ba naman ang darating ng 101, 102? Halimbawa sa isang area, 10 senior citizen naging 101, 102, taon-taon. That's only 1 million pesos. It will not even dent the budget of the government. Kaya para sa akin, very, very doable ang nasabing panukala. Hindi po pwede yun kasi wala naman sa ating batas na kapag ikaw ay senior citizen ay dapat pakawalan ka. Kung ikaw ay nagkasala, dapat panagutan mo ang pagkakasala. Ngunit may mga pagkakataon na for humanitarian reason. Halimbawa, talagang matandang-matanda na o may sakit na at hindi na naaangkop sa bilangguan, dapat tinitingnan din yan ang ating pamahalaan. Pero dapat walang discrimination, walang kinikilalang, ikaw ay nasa mataas na poder. Ano ha? Kasi ang nangyayari dyan, katulad ni Imelda at katulad ni Senator Enrile, parang ang tingin ng ating bayan eh, bakit sila? Bakit hindi natin reviewin dyan sa National Bilibid Prison? Napakadaming senior citizens na matatanda na, mga may sakit, na hindi na, talagang hindi na makakagawa ng anumang krimen. Pero andun pa rin sila. Meron tayong mga bilanggo na dahil sa tagal na doon, nawala na yung mga kamag-anak nila. Wala nang dumadalaw sa kanila. May mga bilanggo dyan na tumatanggap ng SSS or GSIS checks, pero walang makapag-encash. Kaya ang nangyayari doon sa mga cheque nila na GSIS o SSS na pensyon, pinupunit na lamang nila kasi hindi nila ito napapakinabangan. Kaya palagay ko dapat re-reviewin natin yan na yung pagpapalaya sa mga senior citizens ay dapat na pinag-aaralan at ginagawa ng walang discrimination. Yun naman sinasabi nila, ibababa yung edad ng mga bata na mananagot criminally. Yung panukalang yan, laban sa mahihirap yan. Kasi sino ba ang magkukumit ng ganyan? Yung mahihirap nating kababayan na mga bata ay nasa lansangan lang. So sila ay nagiging biktima ng mga taong ito na ginagamit sila sa mga karumal-dumal na krimen. Kaya para sa akin, dapat pag-aralan ng pamahalaan, papaano natin kukupkupin ang mga batang ito at hindi yung iisipin kung kailan natin sila ipakukulong. Ano ha? Mabuti yung mayayaman, wala silang problema dyan. Pero ang mga mahihirap, ito ang magdurusa sa ganitong mga paraan. Ang dapat gawin dito, yung mga magulang at mga guro ng mga batang ito ang dapat nating suportahan. Kailangan magkaroon ng laging ugnayan ang isang ama o ina at kanilang mga anak. Ganon din ang guro. Dapat ang ating mga paaralan sa elementarya, laging meron silang weekly or monthly meeting sa kanilang mga magulang at yung mga bata. Para yung mga batang yan ay nababantayan natin na dapat monthly yung mga guro na yan may report tungkol sa kanilang mga estudyante na hindi lamang basta makapasok na lamang. Kailangan ang magandang ugnayan sa pagitan ng guro, ng mga magulang at yung mga batang yan. Sa lumalabas ngayon, parang ang nagiging target lamang ay mahihirap kasi wala tayong nakita na talagang yung mga drug lords na tinatawag ay talagang nakukulong o nakakasuhan. Although may mga iba't ibang mga pinuno ng pamahalaan na nagkaroon ng wika nga ay namatay dahil sa umano ay sila mga drug lords o mga involved sa illegal drugs. Ngunit hanggang ngayon, wala tayong nakitang napatunayan na talagang sila ay involved sa illegal drugs. Dapat din ay nagkakaroon sila ng tinatawag na due process na nakikita natin na talagang sila nililitis
para malaman natin ano ba ang nangyari sa buhay nila at dapat silang mabilanggo o dapat silang mamatay. Dahil sa iyan ay magiging basehan din natin sa paggawa natin ng mga batas para sa ating bansa. Hindi yung basta-basta lamang ay itutumba ang isang tao nang hindi natin alam ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Talaga bang siya ay drug lord? So hanggang ngayon, walang makakapagsabi na mga drug lords talaga yun. Ito ay mga tinatawag na hinihinalang drug lords at wala pang katibayan na sila ay mga tunay na mga drug lords. Well, alam mo, yan ay nagsisimula yan sa kahirapan din eh. Ano ha? Kaya palagay ko, it's a general statement. Siyempre, kailangan pagbutihin natin ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Dapat magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga mamamayan at siyempre, yung hindi sila magugutom. Kailangan ang ating ekonomiya ay umunlad. Kailangan bayan bansa natin ay umunlad. Hindi maaaring puro batasan lamang ating gagawin. Siguro yung mga policy natin kung paano natin ititreat ang ating mga mahihirap na kababayan ay dapat na nariyan. Yung mga pabahay programs natin, ano ha? Saan ba natin sila ititira? Marami nga tayong mga pabahay programs, marami mga itinatayo mga pabahay, pero saan sila itinatayo? Doon sa mga lugar na wala namang trabaho. At dahil wala rin silang trabaho, doon ngayon napupunta ang kanilang mga illegal activities. Tapos magbabalikan din sila sa Metro Manila. So sa akin palagay, kailangan talaga yung maayos na pagpapatupad sa mga social program ng ating pamahalaan para ang bagay na yan, hindi man tuluyang masugpo, ay hindi masyadong dumami o maging malawak ang ating karanasan tungkol dyan. Sa akin, hindi pa panahon na magkaroon tayo ng tinatawag na malawakang charter change. Ano ha? Kasi pag sinabi na yung charter change, ano bang gusto natin? Revision of the Constitution or amendment of the Constitution? Pag sinabi mong revision, total revamp halos yan. Pero pag sinabi mong amendment, only a portion. Ano ha? Para sa akin, pwede yung amendment ng ilang mga portions ng saligang batas. Halimbawa, yung paglalagay ng term limit sa mga tatakbo. Ilang beses lang kayo pwedeng tumakbo. At yung pagkakaroon natin ng laban sa political dynasty, sino ba talaga ang dapat tumakbo lamang sa mga kamag-anakan? Hindi yung form ng government, yung papalitan mo yung forma ng pamahalaan from a democratic form or republican system, gagawin mong federalism. Ano ha? Sa ngayon kasi, para sa akin, with due respect sa ating mga mambabatas, karamihan din naman sa ating mga mambabatas, hindi pa nila tukoy o alam paano ba ini-implement ang isang federal form of government. At marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakaintindi nito. At bottom line dito ay, it's not the kind of government, it is not the system of government that matters. What matters is the people who are running the system. Sino ba magpapatakbo ng bagong sistema ngayon kung sakali? Ay kung yan din dati, ay ganun din ang mangyayari sa atin. Walang pagbabago. Kailangan kung magbabago ka ng patakbo ng pamahalaan, kailangan bago ang nagpapatakbo. Subukan naman natin yung iba. Hindi yung sila na lang ng sila. Pagkatapos, ganyan mangyayari sa atin. Paulit-ulit lamang ang ating problema sa buhay. Yung mga provision na yan ay politically motivated lamang yan. Ano ha? At palagay ko naman ang ating mga kababayan ay hindi papayag ng ganong uri ng mga provision sa ating saligang batas na ang successor ay i-define lamang nila kung sino na lamang. Ang successor dapat defined by the people, ano ha? At hindi yan dictated by means of a legislation or dictated by political politically motivated persons. Para sa akin, masyadong pa yung bias o masyado yung favoritism ng ating administration sa China na para bang yung iba ay hindi nabibigyan ng pagkakataon. Nagkaroon tayo ng mga iba't ibang mga agreement pero hindi natin alam kung ano nilalaman ang nasabing agreement. Yung isang agreement na pinalabas nila ay hindi nababanggit yung tungkol sa yung desisyon sa ICC na nanalo tayo na yung South China Sea ating pag-aari. Ay kung ganyan ang uri ng agreement, palagay ko dapat ay pinag-aaralan ng mabuti. At saka isa pa, yung mga agreement na pinasok ng ating pamahalaan, yan ba ay maaari lamang sa pamagitan ng dalawang leader ng Pangulo ng Pilipinas at Pangulo ng China? O kinakailangan yan ng i-ratify yan ng ating Kongreso? Kasi kung yan ay lumalabas isang kasunduan o parang isang treaty, dapat ay pumapasok din sa ating Congress, sa Senate at saka sa House. Kailangan magkaroon ng pagdedebate tungkol sa bagay na yan. Kasi yung mga treaty dapat dumadaan yan sa Senate, ano,
para mapag-usapan kung talagang po pwede na iyan ay ating tanggapin. Sa kasalukuyan, siyempre, maraming apektado dito sa masyadong relax at liberal na pakikitungo ng ating bansa sa China. Nakita mo naman yung ating mga mangingisda. Halos nawawala sila ng karapatan. Yung mga agreement na ganyan para bang sumusurrender na tayo. Pag ikay pumasok sa agreement, paano yung pagkakapanalo natin? Bakit nawawala yung sinasabing pagkakapanalo natin sa arbitral court na tayo ang talaga nagmay-ari sa lugar na yon, na parang sa ngayon, ay tayo pa nadidiktahan. Kaya palagay ko, yung ating present administration dapat mas malakas ang kanilang posisyon para ma-implement yung karapatan ng ating mga mamamayan tungkol dyan sa South China Sea na yan. Well, ang aking programs ay para sa ating mga retirees at sa mga government employees natin na magre-retire. Unang-una doon sa mga magre-retire, dapat i-adjust natin ang retirement age. Bakit napaka-aga nag-retire ang ilan natin mga government employees katulad ng mga pulis at militar at age 57, retired na sila. So, anong nangyayari? Nadadagdagan ang ating mga unemployed na senior citizens. Dapat siguro i-adjust natin ang kailang mga retirement age. Yung mga teachers, maaga pa, pinapapag-retire na rin sila. Ay bakit ang mga justices at judges ng mga korte natin, ang age of retirement nila ay 70? You know, so, bakit sila pwedeng 70? Bakit hindi pwede ang mga police? Bakit hindi pwede ang mga teachers? Pag pinapag-retire mo sila ng maaga, kami mga senior citizens, anong gagawin namin? Kaya nga, marami ang nagkakaroon ng Alzheimer's. Nagkakaroon ng rayuma, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip dahil sa wala silang ginagawa. Nagiging silent alarmist na sa kalentahanan. Samantalang kung ang kanilang age of retirement, gagawin mo rin mga halos 70 at yung mga 60 or 65 ay voluntary retirement lamang, palagay ko malaking tulong sa ating mga mamamayan yan, sa ating mga government employees. Kaya yan ang gusto kong dalhin din, yung para sa retirement age ng ating mga government employees madagdagan. Then, ano ang mga pension benefits ng mga retirees? Lahat ng ating mga retirees, except sa Korte Suprema, mga constitutional officials, pag nag-retire isang teacher, limbawa, ang kanyang retirement ay 10,000 pesos, halos nakapeg na yun doon. Yun na lamang habang buhay niya. Yun na lamang ang kanyang retirement benefits, yung kanyang retirement pension, maliban lamang kung sakaling magkaroon ng konting increase na bigay ng pamahalaan. Ngunit ang mga justices ng Korte Suprema, ang mga constitutional officials, pag sila ay nag-retire, kung ano ang current na salary ng incumbent, sumasabay ang kanilang retirement benefits. Halimbawa, ang isang justice, nag-retire siya at ang retirement benefit niya ay 100,000 pesos sapagkat yun ang kanyang salary, last salary niya. Kung after 2 years, yung incumbent, yung kasalukuyang justice, ay tumaas ang sweldo ng 150,000, tataas din ng 150,000 yung tatanggapin ng isang justice o kaya ng isang constitutional official. Bakit sa judiciary at sa constitutional official, pwede silang sumabay ang kanilang mga retirement pension? Bakit yung mga teachers, mga janitors na nag-retire at nagsilbi din sa ating pamahalaan ay hindi makatanggap ng ganun? Hindi naman natin pwede sabihin na kasi mga justices sila. Ay bakit? Anong pagkakaiba ng janitor at saka ng teacher sa justice? Ay kung wala kang janitor, sino maglilinis ng Supreme Court? Diba? Kung wala kang teacher, sino magtuturo dun sa mga justices na yan? So dahil sa tayo ay pantay-pantay na nangangailangan ng serbisyo ng bawat isa, kailangan ng pagkasama-sama natin. Dapat, kung anong tinatanggap ng isa, ganun din dapat ang pagkukumpute ng kailang mga retirement benefits para level ang ating playing fields. Wika nga, walang discrimination. Ang nangyayari, kung sino pang nasa taas, siya pang pinakamataas ang natatanggap. Yung mababa, hanggang doon na lamang sila, tigil na. Kaya dapat sumasabay din sila para hindi nagkakaroon ng discrimination. At iyan ang isa sa mga ipaglalaban ko pag ako ay napunta sa Senado. Alam mo yan, personal yan sa tao . Kasi pagka ang isang tao ay nalungkot na at hindi niya ayaw niyang tanggapin na meron pa siyang lakas na kaya pa niya, talagang ganun ang mangyayari. So, anong dapat mangyari sa atin? Dapat ang pamahalaan, binibigyan tayo ng kumpiyansa. Confidence. Strength, na talagang huwag kayong mag-alala sapagkat may pag-asa tayong matatamo rito.
At siyempre, yung ating mga kababayan, dapat talaga pinakikita natin sa kanila ano ang dapat nilang gawin para mapanatili ang kanilang lakas. Katulad ko nung bata pa ako, every year na ako ay nabubuhay noon, sinasabi ko na kailangan every year na babago ang aking buhay tungo sa pagbabago ng kabutihan. Kailangan itong ganitong year, dapat ganitong sweldo ko, sunod na year, ganitong aking sweldo. So every year, dapat meron kang ambition sa buhay. Hindi tayo dapat magsabi na, naku, wala lang tayong pag-asa. Hindi naman sa walang pag-asa. Ngunit yung pagkakaroon natin ng pag-asa, nakasalalay sa ating mga kamay. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin pag-asa. Kung nais natin magkaroon ng pag-asa pa, abay, gamitin natin ang ating karunungan. Gamitin natin yung ating desisyon. Gamitin natin yung ating mga pagkilala sa mga taong uuwit ng pamahalaan. Ay kung ang mga parehong mga leaders lamang ang mamamahala sa atin, ay talaga mawalan tayo ng pag-asa dahil sa hindi nyo ginagamit ang inyong pag-iisip, ang inyong karunungan. Kaya yan ay nakadepende rin sa mga tao o mga opisyal na ating ihahalal o iluluklok dyan sa mga posisyon na kung saan sila ay tumatakbo. Mga kaibigan, ito po si Attorney Romy Makalintal, Maka Romy Makalintal. Siyempre, oh, mga kaibigan, lagi sinasabi ko, ako ay para sa mga senior citizens. Tandaan po ninyo ito, tatanda at lilipas din ako. Ngunit may mga batas akong gagawin para sa inyo doon sa Senado. Now you know.